Life must go on, that's what they said. Kailangan mong magpatuloy sa buhay kahit gaano pa ito kahirap. I should know how to control my emotions pagdating sa mga bagay-bagay. I need to control my feelings para hindi ako masaktan. I know myself, but not too well. Nasasaktan ako sa maliit na mga bagay lang. Umiiyak na agad ako kahit kaunting lait lang. Pero hindi ko naman sinasabi sa kanila na nasasaktan ako. Siguro yun lang ang kaya kong gawin. Ang itago ang nararamdaman ko. Kinikimkim. Look what you've done! Ang tanga mo talaga! Sigaw ng amo ko. Paano ko mapapalitan yan? Susutin ko yan, boba ka talaga! Mami! Agad namang pumasok ang mami niya. Tingnan mo ang ginawa ng tangang to! She ruined my dress! Mom! Sigaw nito. Halatang galit na galit talaga sa akin. Nakayuko lang ako, natatakot sumagot. Hay naku, Rosemary! Ano na namang katangahan to? Nagpa-plancha lang, palpak ka pa! Pambihira, oh! Sermon sa akin ni Ma'am Anna. Hindi ko naman talaga sinadya na nasunog ang damit ng anak niya. Tinawag niya kasi ako para shampuhan siya. Pasensya na po, hindi ko. Pasensya! Pasensya! Lagi na lang ganyan ang sinasabi mo! Magbalot-balot ka na at lumayas ka rito! Nagulat man ako sa sinabi ni Ma'am Kiana na natili pa rin akong nakayuko kahit gusto ko nang umiyak. Ma'am, huwag po. Papalitan ko na lang po ang damit. Pagmamakaawa ko. Ito lang ang bumubuhay sa pamilya ko. Hindi ako pwedeng mawala ng trabaho dahil lang sa maliit na pagkakamali ko. Kulang nga ang sweldo mo. Anong papalitan? Lumayas ka na rito. Hindi namin kailangan ng tangang kasambahay katulad mo. Sigaw sa akin ni Ma'am Kiana. Gusto ko pa sanang magbakaawa, ngunit tinulak nila akong dalawa palabas ng bahay. Tinapo nila ang mga damit ko sa lupa. Isa-isa ko itong pinulot. Narinig ko ang pabagsak na pagkasarado ng pinto. Doon na tumulo ang luha ko. Nahihirapan akong huminga. Iniisip kong saan na naman ako makakahanap ng trabaho. Inilagay ko ang mga damit ko sa maliit kong bag na may punit pa. Pangalawang beses nang nangyari sa akin to. Unang beses na pinalayas ako ng amo ko ay sinunog talaga ang mga damit ko. Siguro maayos na rin ngayon dahil tinapon lang. Naghanap ako ng barya sa bag ko pang pamasahe pa uwi sa amin. Buti na lang isang sakay lang pa uwi. Pero kung wala akong pamasahe kahit 8 pesos lang maglalakad ako. Malayo pa ang lalakarin ko kung ganun. Naglabas ako ng buntong hininga. Papagalitan na naman ako ni inay dahil nawala na naman ako ng trabaho. Shit naman! Kahit piso wala ako! Grabing life to! Wala akong choice kundi ang maglakad. Bawal pa naman tawaran ang mga driver ng jeep. Nakakaiyak maging tao. Gusto ko na lang maging halaman tapos didiligan na lang ako araw-araw. Para na akong baliw, kakasalita mag-isa rito sa daan. Habang naglalakad ako, naghahanap na rin ako kung meron man akong makitang poster para pwedeng maging kasambahay. Iyon lang naman ang kaya kong pasukan eh. Hindi ako nag-aral kaya wala akong alam sa ibang bagay. Gusto kong mag-aral kahit hanggang high school lang. Grade 6 pa lang ang natapos ko ngunit hindi iyon sapat. Nahihirapan pa akong magbasa, lalo na yung mga mahabang salita at mahirap bigkasin. Nanliit ang mga mata ko nang may makita akong poster. Hindi lang isa ang kinuha kong poster. Lahat ng nakikita ko ay pinagtatanggal ko sa pader ng mga nakadikit sa poste. What are you doing? Ay, poste ka! Halos mapatalon ako nang biglang may nagsalita sa likod ko. What? Sabi ng lalaking malaanghel ang mukha. Lord, ito na po ba yung ibinigay mong biyaya sa akin? Binigyan niyo po ako ng katulong sa buhay? Kung oo, Lord, salamat at ang gwapo pa ng binigay mo. Grabe naman kasing mukha to. Mapupula ang labi na parabang laging naka-lipstick pero natural. Makinis ang mukha. Halatang mayaman talaga at inaalagaan ang mukha. Sana all. Matangkad siya at kitang-kita sa katawan na nag-exercise ito dahil malalaki ang braso. Makapal din ang kilay niya at mahaba ang pilik mata. Sana all mahal ni Lord. Samantalang ako, parang babaeng yagit. Titingin ka lang, tumabi ka nga. Sabi nito at bigla akong tinulak patabi. Lord, may anghel bang nanunulak? Napakunot ang noo ko nang pinunit niya ang mga papel na nakadikit sa poste at pader. Ito yung isa kong nakuha kanina. Anong trip ng anghel na to at bakit niya sinisira ang mga nakadikit sa pader? Hoy! Bakit mo inaalis yan? Tanong ko pero hindi man lang lumingon sa akin o pansinin ako.
Hoy! Alam mo bang maraming naghahanap ng trabaho? At ang mga yan lang ang nakakatulong sa kanila para makahanap ng trabaho. Tapos sisirain mo lang? Ang lakas ng trip mo ah! Sunod-sunod kong sabi sa kanya. I don't care. Can you please shut up and go away? Ala, kupal naman to. Buti na lang naintindihan ko yung English niya. Okay, bye. Sabi ko at takmang tatalikod na nang pigilan niya ako. Ano? Inis kong sabi. Ang init na nga, makikipag-chika pa siya. Pero sa bagay, ayos lang. Guwapo naman. Kaso hindi rin eh. Ang sungit ng isang to. Pasalamat siya, wala ako sa mood makipag-away sa kanya. Broken ako today. Hoy, akin yan! Nagulat ako nang agawin niya ang papel na hawak ko. Katulad iyon ng mga pinunit niya. Gago ka! Bakit mo pinunit? Inis kong sabi. Lumingon ako sa paligid, nagbabakasakali na may mahanap akong ibang katulad nun. This is mine, kaya pinunit ko. Sabi nito. Anong sayo? Palibhasa ang mga mayayaman na katulad mo. Walang pakialam kung gaano kahalaga sa aming mahihirap makahanap ng trabaho. Bahala ka na nga sa buhay mo, antipate ko. Huling sinabi ko at tinalikuran siya. Nakakainis? May mga nakuha pa naman akong ibang papel. Pero kapag kasi marami akong susubukan, mas maraming choice. Iyon ata yung sinasabi nila, the many you are, the many you have. Ah, basta, narinig ko lang yun sa kapatid ko. Hey! Hindi ko nilingon ang lalaking tinawag ako. Hindi naman hey ang pangalan ko, bakit ako lilingon? Pinoproblema ko kung paano ko sasabihin kina inay na wala na naman akong trabaho. Gusto kong umiyak pero wala pa ako sa kwarto ko. Doon ko ibubuhos kapag hirap na akong mabuhay. Nakakapagod maging anak. Kanina pa ako naglalakad. Uminit na rin ng sobra. At pakiramdam ko, masisira na naman tong tsinelas ko kakalakad. Hoy! Halos mapatalon ako nang may sumigaw sa likod ko, kasabay ang ingay ng isang motor. Lumingon ako at nakita ko ang lalaki kanina na nakasakay sa motor ngayon. Huminto ito sa gilid na malapit sa akin at bumaba. Bingi ka ba? Tinatawag kita. Nakataas ang isang kilay nito habang nagsasalita. Hindi may pagkakaila na ang gwapo niya nga pero ugaling kupal. Hindi hey at hoy ang pangalan ko. Sabi ko at tatalikod na sana nang magsalita ulit siya. Then what's your name? Tanong nito. Putik English ng English? Nasa Pinas naman tayo. Bakit? May bayad kapag inalam ang pangalan ko. Pagtataray ko. Napaawang ang labi ko nang maglabas siya ng pitaka at kumuha ng 1,000. Inabot niya ito sa akin na para bang nagbabayad lang ng candy. Anong gagawin ko riyan? Nakakunot ko ang tanong. Halos bawiin ko ang kamay ko nang hilain niya at nilagay ang pera sa palad ko. Napaawang ang labi kong nakatingin doon. Now tell me your name. Don't waste my time. Sabi nito. True ba to? Nagbibiro lang naman ako ah. Rosemary. Rosemary ang pangalan ko. Sagot ko na nakatingin pa rin sa pera na nasa palad ko. Okay, Rosemary or whatever. Come with me. Gulat akong tumingin sa kanya. Aha? Tanong ko. Naniniguro na hindi ako nabingi sa sinabi niya. Naghahanap ka ng trabaho, hindi ba? Then come with me. Huwag kang mabagal. Sabi niya at tumalikod sa akin. Hindi ako makagalaw sa kinatatayuan ko. Hindi ko alam kung susunod ba ako o hindi. Baka kasi rapist siya. Pero rapist na binigyan ako ng pera para lang alamin ang pangalan ko? May ganun ba? Sasakay ka ba o palalakarin na lang kita papunta sa amin? Ha? Ano ulit? Sa kanila? Putek, ano na? Anong gagawin natin sa inyo? Hindi pa kita kilala tapos kung makaaya ka na para bang close na tayo? Sabi ko. Nakita ko kung paano siya umirap. My mom posted those sheets of papers para maghanap ng pwedeng maging nani ko. Then I found you. Kaya tara na, ikaw na lang ang gagawin kong nani. Ha ulit? Ano? Tanong ko ulit, bahala siyang mainis. Wala akong maintindihan sa kanya. Bumuntong hininga ulit siya at tumingin sa akin na para bang naiinis na. Okay fine, I am Richard and I will be your master from now on. May trabaho ka na ulit. Hala, teka lang naman. Hindi pa napoproseso ng utak ko ang lahat. Mahina ako. Ano? Kakalad ka rin pa ba kita para sumakay sa akin o ano? Sabihin mo lang, marami pa akong gagawin. Pakibilisan naman. Dahil siguro sa hindi malaman ang sasabihin, lutang akong lumapit sa kanya at sumakay sa motor niya. Sasakay rin pala eh. Hold tight.
Nakarating kami sa malaking bahay. Nahihiya pa ako dahil bumungad sa amin ang nagagandahang babae. Girlfriend mo, brother? Tanong ng isang babaeng matangkad. Maputi ito at may kulay ang buhok na kulay blue sa dulo. Mukha ba akong may girlfriend? Pagsusungit ni... Sino nga ulit ito? Umalis ito nang hindi kami tinitingnan. Ang sungit talaga ng kapatid mo. Sabi naman ng isang babae. Halatang may mga lahi sila. Ang isang babae ay blandang buhok at medyo kulot. Nakatingin lang ako sa kanila, nagaantay na mapansin. Nakakahiya. Nahihiya ako dahil ang dugyot ko. Hi, girlfriend ka ba ng pinsan ko? I am Kylie, by the way. Mas matanda nga lang ako sa kanila, pero bawal silang tumawag sa akin ng ate kasi bata pa rin naman ang mukha ko. Eh ikaw, anong pangalan mo? Parang batang sabi niya. Nahiya ako lalo nang hawakan niya ang kamay ko. Nabitawan ko tuloy ang dala kong bag. Ngumiti akong may hiya at mas lalong nahiya pa nang ang isang babae ang dumampot ng bag ko sa lupa. Kinuha ko naman agad ito. Pasensya na po, sabi ko. Ang daldal kasi ni Kylie? Hi, ako naman si Maisie. Kakambala ko nung lalaking masungit. Gulat akong napatingin sa kanya. Magandang araw po, nakayuko kong sabi. Nakarinig ako ng mahinang pagtawa. Ano ka ba? Huwag kang magpo, mukhang magkaedad lang naman tayo. Sabi sa akin ni Maisie na may ngiti sa labi. Magkaibang magkaiba sila ng kapatid niya. Magsasalita pa sana ako nang may biglang lumabas mula sa loob ng bahay. Naagaw ang atensyon namin sa kasama ng lalaking masungit. Isang lalaking hindi katandaan pero nababakas pa rin sa mukha nito ang kisig ng isang lalaki. At ang babaeng kasama nito ay natitiyak kong asawa niya. Hindi ka naman nagsabi na maganda pala ang girlfriend mo, Mateo. Sabi ng babae. Nakita ko kung paano umirap si Mateo. Ah? Hindi ko maalala na Mateo ang pangalan niya. She's not my girlfriend, ma'am. Sabi nito at umalis. Ang hilig mag-walk out ng isang yun. Napailing ang ina niya at lumapit sa akin na may ngiti. Magandang araw. Pumasok ka muna. Aya niya sa akin. Kahit nahihiya ako, nakasunod ako sa kanya. Nasa likod naman si Maisie at si Kylie. Akala namin hindi na talaga papayag si Mateo na magkaroon ng yaya niya. Pero akalain mo nga naman siya na mismo ang nakahanap. Pagsasalita ng ina nito. Hindi ko pa rin alam kung ano ang pangalan nila. Han, ikaw na muna ang bahala. I need to go now. Biglang pagsingit ng daddy ni Mateo. Oh, okay. By the way, Iha, this is my husband, Jack, and my name is Eliza. I bet kilala mo na ang dalawang dalagita na yon. Turo niya kina Maisie na nakaupo sa sala. Ngumiti ako at tumango. Magandang araw, sir, ma'am. Bati ko. Good luck to my son anyway. I'll go now, Han. I love you. Sabi nito at hinalikan si Ma'am Eliza sa labi. Napaiwas ako ng tingin. Naway lahat hinahalikan. Pasensya na, Iha. Ganun talaga ang asawa ko. Halika sa sala. Pag-usapan natin ang magiging trabaho mo. Sabi niya sa akin nang makaalis si Sir Jack. Sumunod naman ako sa kanya. Umupo siya sa tabi ni Maisie. By the way, tita, I need to go na rin pala. Dad keeps calling me. Magiging dragon na naman yun kapag hindi ako nakauwi. Tumayo si Kylie at lumapit kay Ma'am Eliza para magpaalam. What's your name again? Tanong niya sa akin nang lumingon ito. Rosemary po, Rosemary. Nakayuko kong tugon. Nahihiya pa rin ako sa kanila. Ang ganda naman ng name mo. Anyway, see you when I see you then. Goodbye, cousin. Huling sabi nito at lumabas na. Iha, hindi ko alam kung paano ka nahanap ng anak ko. But I am thankful na siya mismo ang nakahanap. Ayaw niya kasing magkaroon ng yaya dahil malaki na raw siya. Ngunit may dahilan kami kung bakit namin siya bibigyan ng yaya. Mahabang sabi nito. Tatanggapin ko naman po kung anong magiging trabaho ko rito, ma'am. Sabi ko. Ngayon pa lang siya magkakaroon ng yaya na parang kaedad niya lang. Lahat ay mas matanda sa kanya. Lahat din umalis na rin dahil sa kagagawa ng anak ko. Bigla akong kinabahan sa sinabi niya. Ano bang ginagawa ng lalaking yun? Dito ka na rin magstay. May day off ka naman sa Sabado at Linggo kung gusto mong umuwi sa inyo. Huwag kang mag-alala, may mga kasama ka naman dito para i-guide ka sa anak ko. Dagdag pa nito. Oh, let me remind you na lang din. Napalingon ako kay Macy nang magsalita ito. Si Mama lang ang pwedeng tumawag sa kanya ng Mateo. Ang pangalan na dapat mong itawag sa kanya ay Richard.
Ewan ko kung anong trip ng kapatid ko at nagagalit siya kapag ibang tao ang tatawag sa kanya ng Mateo. Tsaka pala, aware ka naman sa kasungitan niya. Good luck na lang. Hindi ko alam kung nananakot siya o kung pinapalakas niya lang ang loob ko dahil sa sinabi niya. Hay nako Macy, puntahan mo na lang kapatid mo at kakain na. Rosemary, ipapasama kita kay Manang sa kwarto mo para makapagbihis ka na rin. Pagkasabi ni Ma'am Eliza, napatingin ako sa suot ko. Ang dumi rin pala ng tsinelas ko. Maraming salamat po, Ma'am. Sabi ko at tuluyan ang sumunod kay Manang Martha. Tatlo lang tayo rito, Iha. Kaya kapag may kailangan ka, huwag kang mahiyang magsabi sa akin. Huwag kang mag-alala. Mababait ang mga amo natin. Nakangiting sabi sa akin ni Manang. Yung aalagaan ko ba, Manang, mabait din? Mahinang sabi ko sa kanya. Ngumiti siya ng tipid na naging dahilan ng pag-iba sa dibdib ko. Gawin mo na lang ang gusto niya. Huwag mo na lang siyang galitin. Oo, o hindi lang ang gusto kong marinig. Pero base sa sinabi ni Manang, mukhang hindi nga ang sagot. Bahala na. Blessing na tong may trabaho agad ako pagkatapos palayasin. Sige na anak, magbihis ka na at ituturo ko sa iyo lahat dito sa bahay. Tumango ako sa sinabi ni Manang. Umalis na rin naman siya. Maliit lang ang kwarto ko rito. May tatlong kama na natitiyak ko ay kasama ko si Manang at yung isa pang hindi ko pa nakikita. Huminga ako ng malalim. May day off naman ako sa Sabado. Siguro uuwi na lang muna ako sa amin at babalitaan sila inay. Kahit wala namang pakialam si nanay kung uuwi ako o hindi. Ang mahalaga sa kanya ay nakapagbigay ako ng pera. Lumabas na agad ako pagkatapos kong magbihis at dumiretso sa kusina. Buti na lang ay hindi masyadong nakakalito ang bahay na to kahit malaki. Natuntun ko kaagad kung nasaan sila Manang. Maselan ang mga pagkain ni Richard. Dapat lahat ng kinakain niya ay masustansya. Huwag kang pumayag na kakain siya nang wala sa listahan ng pwede niyang kainin. Kanina pa ako nakakunot at nagtataka sa mga sinasabi ni Manang. Bakit ganun ang mga bilin niya tungkol kay Richard? Bakit naman ganyan, Manang? May sakit ba siya? Pagkatanong ko nun, biglang sumeryoso ang mukha ni Manang. Parang sumikip din ang dibdib ko dahil sa tanong ko. Nandito ka, Iha, para hindi na masyadong magtanong. Basta ang trabaho mo ay masunod ang kailangan gawin. Aalagaan mo si Richard. Matigas ang ulo ng batang yun. Kaya pagpasensyahan mo rin at sana huwag kang umalis agad kagaya ng mga nauna. Mahabang sabi niya. Kahit nagtataka pa rin ako sa mga sinasabi niya, tanging-tango na lang ang ginawa ko at inalala lahat ng sinabi niya. Kailangan kong igihan ang trabaho ko. Manang, sabay kaming lumingon ni Manang sa likod. Nakatayo si Richard na gulo-gulo ng buhok. Ano yon, Richard? Tanong ni Manang, naiilang ako nang tumingin ng walang kaemosyon si Richard sa akin. Kaya umiwas ako ng tingin at naghanap ng pwedeng gawin. Pakilinisan ang kwarto ko. Pagkasabi nun ay tumalikod na siya. Tumingin sa akin si Manang, hudyat na ako ang gagawa. Natatakot ako bigla. Kinakabahan, umiiling ako sa kanya. Sige na, masasanay ka rin. Sabi nito at tinulak-tulak pa ako palabas ng kusina. Bumungad sa akin ang tahimik na kwarto pagkapasok ko. Nilibot ko ang paningin ko at nakitang malinis naman ito. Ano pa bang lilinisin ko rito? Siguro guguluhin ko na lang tapos linisin ulit. O diba, para akong tanga kapag ginawa ko yun. Napalingon ako sa isang pinto na natitiyak ko ay banyo. Narinig ko ang pag-agos ng tubig mula sa shower. Nasa loob ang master sungit ko. Sinimulan kong alisin ang mga bedsheet at pinagpag ito. Mabango ang mga una niya. Inamoy ko ito pati ang kumot niya. Ganito ba ang amoy niya o dahil lang ito sa sabong panlaba? What are you doing? Napatalon ako nang marinig ang boses niya. Gulat akong tumingin sa kanya. Pabalik-balik ang tingin ko sa kanya at sa hawak kong kumot. Nakita niya bang inamoy ko? Naglilinis, sir. Bakit ako nauutal? Sinabi ko bang ikaw ang maglinis? Baka may masira ka pa rito. Lumabas ka. Maotoridad na sabi nito. Sinabi kaya ni Manang na ako ang maglinis? Sabi ko na eh. Maling desisyon na ako ang pumunta rito sa kwarto niya. Yun po kasi ang sabi ni Manang, sir. Ako raw po ang maglilinis kahit wala namang lilinisin. Mahina lang ang boses ko nang sabihin ko ang huling linya. Bulag ka ba? Maraming lilinisin dito. Kung hindi mo nakikita, lumabas ka na lang. Ang suplado talaga. Sabi ko nga po, maraming lilinisin. Ginulo ko ulit yung kama mo na maayos na para po may lilinisin ako.
Hindi ko alam kung saan ako humugot ng lakas para ngumiti sa kanya kahit na kinakabahan ako. Wala siyang sinabi pabalik. Tinalikuran niya lang ako at pumasok sa isa pang kwarto. Umirap ako pagkatalikod niya. Ang sungit. Porket guwapo, nagsusungit. Binalik ko ang atensyon sa pag-aayos ng kama. Binilisan ko ito para makaalis na ako sa kwartong to. Sir, tapos na po ang paglili... Sir... Natigilan ako nang lumabas siya ulit na walang damit sa pangitaas. Kanina lang ay may damit siya pagkalabas sa banyo. Bakit ang ganda ng katawan niya? Close your mouth, baka makain mo ko. Agad akong nagmamadaling umiwas ng tingin sa kanya. Bakit ba kasi hindi siya nagdadamit? Alam niyang may babae sa kwarto niya. Tapos na po. Sabi ko at akmang aalis na nang bigla siyang magsalita ulit. Sumama ka sa akin, may lakad ako. Sabi nito. Po, saan sir? Tanong ko. Kumunot naman ang noon niya sa akin. Did I give you a permission to ask anything? Pagsusungit niya. Hindi ko maintindihan ang sinabi niya. Hindi ko alam kung ano ang permission. Pasensya na po, hindi kita maintindihan. Sabi ko na ikinataas ng kilay niya. Hindi ka nakakaintindi ng English? Bigla akong nahiya sa tanong niya. Dahan-dahan akong yumuko at tumango. Aish, never mind. Huwag ka nalang magtanong. Sabi nito. Akmang lalabas na ulit ako nang magsalita ito. Pwede kang magpaturo kina Kylie at Macy kung gusto mong mag-aral. Napalingon ako sa kanya dahil sa sinabi nito. Nakatalikod lang siya sa akin. Napaawang ang labi ko. Nakakahiya. Sige po. Tanging sabi ko at lumabas na. Aalis ka? Lumingon ako sa taong kasama ko rito sa kwarto. Si Nora, ang isang kasambahay pa. Aalis daw kami ni Sir Richard. Sagot ko naman sa kanya at inayos ang damit ko. Hindi ko alam kung saan kami pupunta, pero mas okay na yung maayos ang suot ko. Baka mga mayayaman din ang mga nandun. Ayan lang susuotin mo? T-shirt at maong na pants? Nakakunot na tanong niya. Tiningnan ko siya na may pagtataka. Wala naman sigurong problema na simple lang ang susuotin ko. Oo, sagot ko. Nakita ko kung paano siyang umiwi at tumalikod sa akin. May binuksan siya sa cabinet niya. Nagulat ako nang iharap niya sa akin ang isang damit. Anong gagawin ko riyan? Taka kong tanong. Sure ako be na sa mamahaling lugar kayo pupunta. Baka i-judge ka ng mga taong nandun kapag yan lang suot mo. Ito, hiramin mo yung dress ko. Hindi ko pa nasusuot yan kasi hindi kasya sa akin. Sa'yo na lang. Katas yan ang sweldo ko. Nakangiti nitong sabi. Bigla akong nahiya. Dahan-dahan kong kinuha ang dress na nasa kamay niya. Maganda nga ito, halatang mamahalin din. Sayang naman kung hindi niya nagamit. Pangbayad na siguro ng kuryente ang presyo nito. Ano, titingnan mo lang yan hanggang yan na mismo ang magsusuot sa katawan mo? Nagbalik ang atensyon ko sa kanya at binalik ang damit niya. Sayang, mukhang mamahalin, sabi ko. Mukha rin namang hindi babagay sa akin ang damit. Kulay asul ito at halatang kapag isusuot ko ay ipit ang katawan ko. Nakakahiya. Hindi rin naman ako sanay sa mga ganitong damit. Marami akong ganyan. Mayaman akong kasambahay. Sabi niya at binigay sa akin ulit ang damit. Bilisan mo na at baka naiinip na ang kamahalan mo, kakaantay sa'yo. Dahil sa sinabi niya, naalala ko agad si Richard na nag-aantay nga. Panigurado, tatalakan niya na naman ako. Putik naman, unang araw ko pa lang ito agad ang gagawin ko sa trabaho. Kasama ba sa trabaho ko ang bantayan siya kahit saan? Wala na akong nagawa kundi tanggapin ang damit at nagpalit na. Ayaw ko naman na papagalitan ako dahil lang mabagal akong kumilos. Baka palayasin ulit ako. Hindi ko na alam kung paano pa makakahanap ng trabaho. Ayan! Ang ganda mo lalo! Nahiya ako bigla sa sinabi ni Nora. 25 pa lang siya, kaya bata pa at kita naman sa kanya na may taste talaga siya sa mga damit. Lumabas ka na! Mag-ingat ka sa mga kaibigan niya! Biglang sabi niya. Kinunutan ko siya ng noo. Bakit ate? Tanong ko, kinakabahan. Wala, sige na at nag-aantay na si sir. Tinulak niya ako palabas ng kwarto. Bigla akong kinabahan. Bakit ba kasi gusto pa akong isama ni Richard kung saan siya pupunta? Magmumukha lang akong basahan kapag sinama niya ako. Hindi ba siya nahihiya na isama ako? Ang tagal mo, late na tayo. Laking gulat ko nang tumayo siya mula sa pagkakaupo at hinila ako palabas. Nakaramdam ako ng pagkuryente sa aking katawan nang hawakan niya ang kamay ko.
Nakatingin lang ako sa mga kamay naming dalawa na magkadikit. Do you want me to carry you? Ang bagal mong kumilos. Gulat pa rin akong nakatingin sa kanya. Hindi pa rin inaalis ang pagkakahawak sa kamay ko. What? Titingin ka lang ba? Hindi ka papasok? Pagsusungit na naman ito. Hindi ko alam kung sinong mas tanga sa aming dalawa. Paano ako papasok kung hawak niya pa rin ang kamay ko? Sir, yung kamay ko po, hawak niyo. Pagkasabi ko nun, agad niyang inalis ang kamay niya sa kamay ko. Get in. Sabi niya at iniwan ako sa labas ng kotse. Nauna siyang pumasok. Fasten your seatbelt. Tumingin ako sa kanya ng bahagya. Hindi naiintindihan ang sinabi. Ikabit mo na at aalis na tayo. Hindi pa rin ako gumalaw. Hindi ko naman alam kung paano. Unang beses kong nakasakay ng kotse. Don't tell me, even that, hindi mo alam? Napaiwas ako ng tingin sa kanya dahil sa sinabi niya. Nakakahiya. Sir? Gulat akong tumingin sa kanya nang lumapit siya bigla. Amoy na amoy ko ang pabango niya. Ang hininga niya na nagpapainit sa balat ko. Ang lapit niya sa akin. Ganito ikabit. Bumalik ang wisyo ko nang lumayo siya sa akin. Tumingin ako sa bagay na ikinabit niya. Hindi ko man lang alam kung paano niya ginawa. Mas nakatingin ako sa mukha niya. Naramdaman kong umandar na ang kotse. Tahimik lang ang buong biyahe. Hanggang ngayon, ramdam ko pa rin ang hininga niya sa balat ko. Sa sobrang lapit niya siguro kanina, dumikit sa akin. We're here. Huminto ang kotse sa harap ng malaking gusali. Look, sinama kita rito para hindi mag-alala sina mami kung nasaan man tayo. Kapag nagkamali kang sabihin sa kanila kung nasaan tayo nagpunta, malilintikan ka sa akin. La, halos nanlaki ang mga mata ko sa sinabi niya. Dinamay niya lang ba ako rito? Ano po bang gagawin natin dito, sir? Tanong ko, baka mapano kami rito? Huwag ng maraming tanong. Sinabi ko lang kina mami na may birthday akong pupuntahan at isasama kita. Seryosong sabi nito. Magsasalita pa sana ako nang lumabas na siya ng kotse. Mga mayayaman talaga? Sabi ko bago tuluyang lumabas na rin. Sandali. Napairap ako ng palihim nang pigilan niya akong maglakad. Wala akong pakialam kung anong gagawin mo sa loob, basta huwag mo rin akong pakialaman. May cellphone ka ba? Umiling ako sa tanong niya. Napabuntong hininga siya at hinilot ang sintido. So wala akong cellphone, anong magagawa ko? Magkita na lang tayo kapag alauna na. Gulat akong tumingin sa kanya. Masyado na po yung late, sir. Baka pagalitan na tayo ni na Ma'am Eliza. Sabi ko sa kanya. Nakakapagtaka kung bakit sobrang late na ang oras kung uuwi kami. Ano bang meron sa loob ng gusali na ito? Ais, just do what I say. Pagkapasok natin sa loob, lumayo ka sa akin, ha? Di lumayo, akala niya siguro susundan ko siya. Tanging tango na lang ang isinagot ko sa kanya. Nauna siyang maglakad at sinundan ko lang siya. Ang daming tao, magagara rin ang kanilang mga damit. Sir, ano po bang meron sa loob? Tanong ko sa lalaking kasama ko na kung maglakad ay para bang may nagaantay sa kanya. Ang bilis, akala niya wala siyang kasama. It's a party. Oh, by the way, don't drink hard alcohol. Ayokong magbuhat ng lasing na babae. Mahina niyang sabi na tama lang para marinig ko. Bakit siya bumubulong? Nahihiya siyang kasama ko? Kung ganoon, bakit niya pa ako sinama rito? May binuksan siyang isang kwarto at doon na siya pumasok. Dahil hindi naman niya ako inaya na pumasok, sinundan ko lang siya. Pagkapasok ko, maraming tao ang bumungad sa akin. May daladalang baso na may laman na hindi ko alam kung ano. Richard, you came! Napatingin ako sa babaeng lumapit kay Richard. Hubog na hubog ang katawan nito. Maganda at maputi. Mahaba rin ang buhok. Bagay na bagay sa tindig niya. You brought a nanny? Lumingon ang babae sa akin na nakangiti. Who? Takang tanong ni Richard sa babae. Oh, no. I don't know her. Let's go there. Sabi nito at tuluyan na nila akong tinalikuran. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko o kung saan ako masasaktan. Yung sinabi ng babae na nani ako o yung sinabi ni Richard na hindi niya ako kilala at iniwan bigla. Kinalma ko ang sarili ko bago naglibot sa loob. Pinagmasdan ko lang sila na masayang nag-uusap kasama ang mga kaibigan nito. Malaki ang kwarto kaya siguro nagkasya ang maraming tao rito. Hey! Napalingon ako sa taong nagsalita malapit sa akin. Taka ko siyang tiningnan dahil ngiti-ngiti ito. First time kitang makita rito.
Are you friend of Robert? Nakangiti pa rin niyang tanong. Kitang-kita ang maliit na butas sa pisngi niya tuwing ngiti siya at ang singkit ng kanyang mga mata ay nababagay sa hulma ng mukha nito. Matangka din siya at maayos ang buhok. Tapos ka na ba ang kilatisin ako, miss? Biglang tanong nito at nakangiti pa rin. Pasensya na, hindi ko kilala ang sinasabi mo. Sagot ko, bakit pa ba ako sumama rito? Hey, one of a friend here, sinong kasama mo sa mga kaibigan ko? Tanong ulit nito. Naisip ko si Richard. Sasabihin ko sana kung sino ang kasama ko nang maalala ko kung anong sinabi sa akin ng lalaking yun. Hindi niya pala ako kasama. Hindi ko na mahanap ang kasama ko, pero pwede bang magtanong? Tanong ko sa kanya. Nahihiya na ako dahil pinagtitingina na kami ng iilan. Baka sa mukha nila ang pagtataka. Nasaan yung parte ng kwartong ito na tahimik at walang tao? Dahil sa tanong ko, kumunot ang noo niya at nawala ang ngiti sa labi. Napalitan ito ng pagtataka. Bakit mo na itanong? You don't want a noisy place ba? Tanong nito sa akin. Maingay na rin ang paligid at hindi ako makasabay dahil wala naman akong kasama rito. Saling pusa kumbaga. Nahihiya kasi ako rito eh. Wala akong kilala. Sagot ko naman at yumuko. Samahan na lang kita. By the way, I'm Lucas. Lucas Mercado. Pagpapakilala niya sa akin. Nakalahadang kanyang kamay. Tiningnan ko lang ito at tinanggap. Rosemary, tipid kong sagot. Tanging isang ngiti lang ang binigay niya sa akin. Tara, sa veranda na lang tayo. Wala namang tumatambay doon. Aya niya sa akin. Ramdam kong dumapo ang kamay niya sa bewang ko. Kaya agad akong napaatras palayo sa kanya. Shit, I'm sorry. Sabi niya nang mapagtanto sigurong lumikot ang kamay niya. Aalis na sana kami nang may biglang humarang sa dinaanan ko. Kaya napatigil ako. Ganon din si Lucas. Tiningnan namin ang taong kakasulpot lang sa kung saan. Bro Richard, bakit? Tanong ni Lucas. Dinapuan niya ng saglit na tingin si Lucas at hinila ako bigla. Laking gulat ko sa ginawa niya. Nakaramdam ako ng mga matang tumitingin sa amin. Richard, babe! Kahit yung babaeng lumapit sa kanya kanina ay hindi niya pinansin. Dire-diretso lang siya sa paglalakad habang hinihila ako hanggang sa makalabas kami ng kwarto. Why are you with him? Galit nitong tanong. Kininutan ko siya ng noo. Anong pinagsasabi niya? Bakit siya galit? Nakaisip ako ng pang-asar dahil natutuwa ako sa mukha niyang galit. Excuse me, sino ka ba? Kunyari kong tanong, umawang ang kanyang labi. Hindi ata inaasahan ang sasabihin ko. Bakit mo ba ako hinila? Tanong ko ulit. Napahila mo siya sa kanyang mukha, inis na inis. Gumanti lang naman ako sa ginawa niya kanina pero mukhang mali. Nakalimutan ko ata ang amo ko siya at dinala niya lang ako rito para samahan siya. Naku naman Rosemary, anong ginagawa mo sa buhay mo? Richard! Sabay kaming lumingon sa dalawang taong lumabas, si Lucas at ang babae kanina. Bakit ka ba umalis agad? And I thought you don't know this girl na mukhang nani mo. Bakit mo siya hinila rito? Sarap mo iyon to girl, maganda ka nga, pangit naman ugali. Claire, your mouth! Saway sa kanya ni Lucas. Totoo naman kuya eh. Magkapatid sila? Babe, I'm sorry. I and my cousin need to go. Kailangan ko nang iuwi ang pinsan ko sa kanila. Ako ang papagalitan ni na Tita Eleanor. Hala, sino yun? At anong pinsang pinagsasabi ng gagong to? Oh, I'm sorry. She's your pinsan pala. Bakit mo sinabing hindi mo siya kilala kanina? Tanong ni Claire. Hindi niya ako pinsan. Putik na pakuluto. Asaran lang namin yun. Sabi ni Richard at nilapitan si Claire. Napaiwas ako ng tingin ng yakapin niya ito. I'm sorry, babawi ako sa'yo bukas. I love you. Dagdag pa nito. Eh di wow. It's okay babe, sabi naman ni Claire. Taka ko siyang tiningnan nang lumapit ito sa akin. Gulat akong napatingin sa kanya nang yakapin niya ako. Hindi ako makagalaw dahil sa yakap niya. I'm sorry a while ago. I'm Claire, Richard's girlfriend. Pakiko. Ngumiti ako sa kanya at tinanguan lang. Hindi rin naman nagtagal, nakarating na kami sa kotse niya. Kaya pala hindi kita mahanap kanina. Kasama mo lang pala yun. Biglang sabi nito nang makapasok kami. Uuwi na po ba tayo, sir? Pag-iiba ko ng topic. Hindi ko talaga maintindihan ang isang to. Siguro kaya siya pinainom ng mga gamot ng magulang niya kasi may saltik ang anak nila. Malamang!
Next time, huwag ka nang lumapit sa kahit na kanino, lalo na kay Lucas. Baka sa boses nito ang inis. Bakit ka nagagalit? Kanina nga hindi mo ako kilala at ginawa mo pa akong pinsan agad sa harap ng girlfriend mo. Halos takpan ko ang bibig ko nang sabihin ko yun. Nagmumukha akong nagsiselos kahit hindi naman. Pero nakakainis kasi ang saltek ng isang to. Basta, hindi na kita isasama sa susunod. Let's go home. Para talagang timang tong amo ko. Paano ba to pinanganak? Kay sir, sabi ko na lang. Oh, by the way, kapag wala sa bahay, huwag mo akong tawaging sir. Call me Richard. You are my cousin if I'm with my friends. Gulo talaga. Akala ko ba hindi niya ako isasama? Sige po, sagot ko na lang. Dala mo ba yung gamot ko? Agad akong lumingon sa kanya dahil sa tanong nito. Anong gamot? Wala naman akong dala na kahit na ano. Po, hindi ko po ata nadala. Mahina kong sabi. Never mind. Buksan mo na lang yung nasa harap mo. May gamot yan. Agad kong ginawa ang inuutos niya at kinalkalang laman ng nasa harap na kotse. Ang daming gamot sa loob. Agad niya itong kinuha mula sa kamay ko at ininom na. Nakatingin lang ako sa kanya. Para siyang nahihirapang huminga. Bigla akong kinabahan. Ayos lang po ba kayo? Tanong ko. Iba naman ang sinagot niya sa akin. Dahilan para mas lalo akong nagtataka sa kanya. Don't tell mom na uminom ako. Ayokong mag-alala siya.